Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Chris of Simple Techie, and today guys, meron akong papakita sa inyong video about sa pagre-repair o pag-aayos nitong umangat na LCD nitong Vivo smartphone na to. So, yung particular model hindi ko matandaan, pero yan. So, makikita nyo guys na itong smartphone na to is dinala sa akin na nakaangat yung parting itaas dun sa may front camera ng LCD. So, ang problema ng may-ari dahil nga nakaangat na to, napasukan alikabok yung pinaka front camera niya, kaya naging malabo yung front camera. So, ngayon i-fix natin to kasi dinala nila to sa technician. So, makikita nyo guys, bent na yung frame. So, ang ginawa ng technician dito before na gumawa, dinikit lang niya yung, sinuksukan lang niya ng bandikit yung puwang sa kanya pinilit idikit. So, hindi rin tumagal, umangat siya kasi nga naka-bend yung mismong frame nitong Vivo smartphone na ito. So, ngayon, ginawa ko, in-overhaul ko siya. I mean, nisassemble ko talaga siya lahat. Tapos, susubukan kong ituwid itong frame ng Vivo. Kasi, kung ididikit ko to na naka-bend, probably, hindi rin tatagal yon. At bibitaw din yung pandikit kasi yung persa ng pagkaka-bend. So, makikita nyo yung LCD. Ito, original pa to kaso may basag din yung baba. Though may basag siya sa may baba, hindi naman nakaka-apekto sa performance. So, minabuti lang namin na huwag napalitan para hindi na rin siya gumastos. Kasi maliit lang naman yung pingas. As long na nagpa-function siya ng tama, mas maganda yun kaysa magpalit ka ng Class A na LCD. So, let's go, and ngayon, aayusin natin itong Vivo smartphone na to. Okay guys, so hindi ko napakita sa inyo pero dinis-assemble natin yung unit. As in, tinanggal natin lahat kasama motherboard at saka battery kasi nasa ilalim ng battery yung pinaka LCD flex. So hindi mo talaga ma-access yung flex na yun pag di mo unang tutungkabin o tatanggalin yung baterya. So yun, tinanggal natin yung baterya para ma-access natin yung flex nung LCD. So after kung tanggalin yung battery, yan. Gagawin ko is tatanggalin ko yung LCD. Pinainitan ko muna siya. Papainitan muna natin yan kasi nga kailangan natin ingatan na hindi mabasag yung LCD. Lalo na kung yung LCD na tatanggalin natin is ikakabit natin ulit. So sa pagtanggal ko nito, gumagamit ako ng suction cup para iangat yung LCD para hawakan. Kung may dikit pa, gumagamit ako ng hot air. At kung talagang madikit pa, gumagamit ako ng fluid o yung Fuji. Yan, malaking tulong yan guys. Kung wala kang hot air, gumamit kayo ng Fuji. Lalambot yung pandikit. So, in this case, yung pandikit nitong Vivo smartphone na to is sobrang lambot na. As in, hindi na nakakapit. Konti na lang. Kaya madali ko na siya natanggal. Next thing to do guys is to clean the edges. So, yung pinakapagdidikitan natin dito sa may bezel ay iaano natin. Lilinisin natin maigi. Huwag natin itong madaliin. Make sure na walang tira. Kasi yung tira na mga pandikit dyan guys, yung magiging bukol para hindi dumikit maayos yung pandikit. At isang bagay pa dun guys is hindi ilalapat ng maayos yung LCD. So, kailangan talaga natin linisin maigi gamit ang fluid or alcohol o kung ano mang pwede nyong gamitin. Ako, ginagamit ko tweezer at saka plastic pry tool para pangkaskas. Also, gumagamit ako ng cotton buds para yung pahiran ng fluid yung mga parte na pagdidikit, lalagyan natin ng pandikit. Okay guys, so ngayon guys, gagamitin naman natin is lilinisin naman natin yung LCD. So sa part na to guys, sobrang ingatan natin, doubly ingat tayo dito. Huwag tayong gumamit ng tool na matigas na maaaring makasungkit sa mismong LCD natin kasi once na mangyari yun guys, wala nang balikan yun dahil siguradong masisira ninyo yung LCD. So, we must be very careful sa paglilinis ng LCD. Especially kung yung LCD na to is original pa at saka talagang ibabalik pa natin sa unit. Unless magpapalit tayo, okay lang. Pero kung yung mismong LCD ay yung ibabalik natin, mahalaga na ingatan natin to guys.
And now guys, after natin malinisan maigi yung LCD at saka yung mismong frame ng phone, ay lalagyan na natin to ng pandikit. So this time gagamit ako ng T7000 na pandikit, kulay itim to. Pero pwede kayong gumamit ng iba pang brands. Basta para dito talaga sa purpose ng pagdidikit ng LCD. Marami naman dyan sa online, pwede nyong bilhin Lazada or Shopee. So sa pagdidikit ng LCD, importante yung ingatan nyo kung mapasobra yung pandikit sa parte ng front cam. Kasi pag sumobra kayo sa front cam guys, ay pwedeng kumalat yung sa mismong front camera ninyo. So sa mga gilid, okay lang yan sumobra dahil madali lang maglinis. Pag din kayo maglalagay ng sobrang konti, dahil pag sobrang konti guys, hindi didikit ng maayos ang LCD doon sa phone. Di baling sobra, wag lang kulang. Yun. So, yun ang lagi yung tandaan, guys. Okay, guys. So, ngayon na nadikitan na natin lahat, LCD, frame, takpan na natin maigi. Linisin natin yung nasel ng ating pandikit para magamit pa natin next time. Dahil medyo mahal din yung pandikit na yan. So ngayon guys, isilalapat na natin yung LCD dito sa ating frame. Hindi natin patatagalin dahil matutuyo agad yung pandikit natin at hindi lalapat ng maayos. So make sure guys na naingatan natin yung flex ulit ng LCD para maiwasan din natin na magkaroon ng sira o defect yung LCD yung ibabalik natin. So lapat natin maigi. So mapapansin din ninyo na yung mga adhesive na linagay ko dito sa LCD ay medyo yung iba lumabas dito sa frame. Okay lang yun guys, mas maganda nga yun dahil tiyak yun na sapat yung adhesive na nilagay natin. So, madali lang maglinis kaysa magdagdag. At kasi pag inangat mo yan at dumikit na, nababawasan yung lakas ng dikit. Kaya mas maganda na pasobrahan nyo ng konti kaysa pa kulangan ninyo. So, lalagay ko na yung motherboard para matansya ko kung paano ko ilalapat yung flex. Kasi iiwasan ko din na mabanat yung flex o kaya naman matupi, masobrahan. So, mahalaga guys na sakto yung pagkakalapat natin kung paano natin tinanggal. So, let's go! Okay guys, papapansin nyo rin na hindi na ako naglagay ng panibagong adhesive para sa battery kasi uumbok lang yun. Ginamit ko na yung old adhesive, ininitan ko lang siya para lumambot at dumikit uli siya ng mas maayos o maayos. Okay. Now it's time to reassemble the phone. So balik na natin lahat ng screws. Make sure meron tong primary screws sa mismong motherboard. Dalawa siya. Make sure na huwag nyo tong makakalimutan. Mas maganda na tandaan nyo laging screws kung paano nyo binaklas at paano nyo ibabalik na walang susobra o wala namang kukulang. Okay? Ngayon ibabalik ko na yung back case. So importante na ilagay din natin ng tama yung fingerprint para maiwasan yung pagkatiklop nito kasi pwede itong mabali o maputol. So make sure guys na naingatan natin yung paglalagay. Linisin din natin yung lens ng back camera para sure na walang alikabok bago tayo magsara. So mas maganda na linisin natin lahat ng dapat linisin bago natin tuluyang i-fix na isara yung phone. Okay guys, ngayon nilalagyan ko na siya ng clamp o pang ipit dito sa LCD natin para dumikit siya ng mas maayos. Pero kung wala kayong clamp, pwede kayong gumamit ng rubber band or pwede na rin scotch tape para lang mahawakan niya hanggang sa tuluyang mag-cure yung adhesive na nilagay natin para sure na sure talagang dikit na dikit yung LCD. Huwag nyo lang sobrahan yung pagkakaipit dahil pwede rin madamage yung LCD pag sobrang pressure yung paglalagay ninyo. So, nilinis ko na rin siya guys para pag bumalik sa client, siguradong masasatisfy siya kasi malinis na yung phone na babalik sa kanya. So, ngayon na na-test na natin, naayos na natin ngayon ay itetest ko naman yung LCD kung nagkaroon ba ng damage, kung mayroon ba akong na-damage dun sa LCD. And so far, so good. Walang damage yung LCD. Good as is kung paano natin siya nakuha. As in, mas maganda pa nga ngayon dahil nakalapat na siya, yung frame nito is tuwid na. Walang problema sa touch response and very responsive pa rin yung LCD natin. And yun, satisfied customer. So pwede na itong pick upin maya-maya nung customer na nagpagawa. So yung front camera nito is malinaw din. Yan, so makikita nyo guys, natakpan lang nung clamp.
natin. Front cam niya is malinaw na. Wala na yung alikabok dito sa front cam. So, kung nagustuhan niyo yung video na to, guys, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko in the future. Sana makatulong to sa inyo sa mga baguhan na gusto sumubok ng ganitong mga simpleng pagre-repair lang naman. Sana makatulong to as a guide sa bawat isa sa inyo. It's me again, Chris of Simply Techie. Peace out and God bless everyone. Bye-bye!